Magandang buhay po sa ating lahat, aking mga ka-fantime. Kamusta po kayong lahat? Sabahin niyo po ako sa araw na to dahil tayo ay magluluto ng masarap na churros. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pagluluto, ihanda po muna natin ang ating gagamitin na piping bag. So, sa ginamit ko pong piping bag, plastic bag lang po siya na makapal. At yung piping tip po ay ginawa ko lang po siya out of PET bottle. Ayan. At may piping bag na po ako. At ngayon, tayo na ay magluto sa ating kawali. Yan, non-stick pan po yung aking ginamit. Ay, sobrang init po yung aking kawali dito. Yan, gumaya po ako ng margarine. Yan, ang kompleto pong ingredients ng mga recipe na ginamit ko dito ay nasa description box below. Ayan, naglagay po ako ng tubig. At, in-add ko na po yung aking all-purpose flour o yung aking harina. Ayan, and then ang ating asukal at konting asin. Ayan. At habang kumukulo siya, i-mix lang po natin siya at haluin mabuti. Haluin. Ayan, sa oras pong yan ay pinatay ko na po yung aking apoy. At hinahaluin lang po natin siyang mabuti hanggang sa makuha na po natin yung ganyan na parang pandikit siya, parang paste. Ayan. At ang ginawa ko po, nilipat ko po siya sa ibang lalagyan kasi gagamitan ko po siya ng hand mixer. Kasi po napakahirap pong i-mix yung paste na yan sa itlog. So, hinayaan ko na po siya sa hand mixer para hindi po sumakit yung aking kamay. So, yung unang itlog. At pwede rin namang sabay-sabay nyo ilagay yung limang itlog. Iwan ko nga bakit pinag-isa-isa kong itlog na yan. Pwede namang sabay-sabay na. Para sabay-sabay ko na siya ma-mix. Anyways, natapos din naman po ako at alam ko po. At alam nyo po ba na napakasarap ng churros na ito? Sigurado po ako magugustuhan po yung mga anak. Dahil ang mga anak ko po, ayun, they love it daw so much. At hindi lang po ng aking mga anak, pati po yung aking mga pamangkin. Shout out sa aking mga anak na si Terrence at saka si Teltel. At sa aking mga pamangkin na si Chandler at saka si Candice. Ayan, sila po ay nakaubos ng churros na ito. Ayan, kapag nakuha na po natin yung tamang consistency ng ating butter, hindi malabnaw, hindi matigas, linagay ko na po at tinipat ko na siya sa aking plastic. Ayan, yung medyo plastic na malaki na malambot. Ayan. Linipat ko na po siya dyan. Ayan. Yan po yung ating magsisilbing parang piping bag. Pero yung kanina, ayan, ilalagay pa natin siya doon sa loob niyan. At ayan na po yung ating piping bag. At syempre, ihanda na po natin yung ating mantika. At siguraduhin nyo po na mainit na mainit na mainit ang inyong mantika. Kasi dahil kapag hindi mainit ang mantika nyo at tinagay nyo na ang inyong butter ng churros nyo, ay sigurado po ako na hindi yan lulutang, kung hindi lulubog yan at magiging deflated. Ibig sabihin, magiging flat siya. Hindi siya magiging ganyan na parang meron siyang body at shape. O, diba? Ayan na po. At hintayin lang po natin siya maging golden brown. Ay, naku. So, ang churros pong ito ay crispy on the outside and soft and chewy on the inside. At ayan, kapag naging golden brown na po sila, pwede na po natin silang hanguin sa kumukulong mantika at putuhin na po natin lahat yung natitirang butter natin hanggang sa maubos. At alam niyo po ba na ang dami kong nagawang churros sa 1.5 cup na harina. Na magalang yung nagastos ko, mahal lang siguro na
ingredients ng recipe ito ay yung mga itlog. No? Ayan na po, 'di ba? Ang dami na po, ang daming churros ng aking nagawa. Pwede rin po siyang lagyan ng powdered sugar at asukal, pwede din, and pwede rin siyang i-dip sa chocolate sauce. So, yun. Salamat po sa inyong panonood. Keep safe po, everyone. At saka, God bless us all po. So, magkikita pa po tayo. Maraming maraming salamat po. Ay, napakasarap po talaga ng churros na ito. So, subukan nyo na po. Gawin nyo na po. Magkano lang. Hindi man kayo masi 50 pesos kapag nagluto kayo nito. Pwede pong gawing business. Mapagkakakitaan nyo din po ito kapag ginagawa.